Okay, lahat tayo yumuko at manalangin. Mabaging aming takilang amang Diyos na nakmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang magkapakaran ang inyong pananasalita. Dahil sa inyong dakilang pagkabay sa amin, kami po ay nakatipon sa oras na ito sa inyong harapan. Kaya pakigabay niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng Espiritu Santo. Kami pa ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang kapahamakan dahil sa inyong dakilang sakripisyo sa cross. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang tanda ng inyong dakilang biyayang ito at upang sukulian ang inyong biyaya sa pangitan na aming nalalaping panahon. Naunan din po namin na inyong ikalawang pagbabalik ay malalapit na. Kaya po, pakitulungan niyo din po kami upang ibahagi ng inyong ebanghelyo ng mabuti para sa mga ligaw na kaluluwa sa palibot namin. Pakibigan mo kami ng inyong kalakasan ng karunungan upang magampanan ng inyong mission ng mabuti para sa inyong kaluwahatian. Mula sa simula hanggang sa wakas, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Kristong aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Marcos chapter 1, verse 15. Marcos chapter 1, verse 15. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at mananampalatay sa Ebanghelyo. Ito pang unang official na mensahe ng Panginoon Jesus nang nagsimula siya ng kanyang public ministry doon po sa Galilee. Okay. So, ano po ang mensahe niya? Naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos, kaya kayo'y magsisi ang mananampalataya sa Ebanghelyo. Gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus, bago tayo ay magatanggap ng kaligtasan, yung proseso ng pagsisisi ay dapat natin unahin. Sa pangitan ng prosesong ito, yung ating patay na espiritu ay unti-unti ay bumabangon. Sa bandang huli, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Kaya dito sa Bible, meron pong dalawang klaseng espiritu, dalawang klaseng kaluluwa. Ito pang isang tuntunin, alintuntunin sa Bible. Sa buong mundo, meron pong dalawang klaseng kaluluwa. Ano po? Yung mga hindi pa ligtas ay yung mga ligtas. Sa ibang salita, yung mga makasalanan tapos yung mga anang ng Diyos. So ito pang pangunahin na alintuntunin dito sa Bible. Maraming kaluluwa, maraming tao ay nalilito tungkol dito dahil hindi nila naintindihan na meron pala na dalawang klaseng espiritu dito sa Bible. Kaya meron pong mensahe para sa mga makasalanan and meron din pong mensahe para sa mga anang ng Diyos. Kaya po, syempre, iba po yung mensahe, iba po yung approach ng Diyos para sa bawat kaluluwa, bawat klase ng kaluluwa. Meron din pong mas detalyadong kategori dito sa Bible, pero yung mga iba naman, siguro kung may time, next time na lang po. Basta yung pinaka-importanteng kategori o classification dito sa Bible para sa mga kaluluwa, yung mga makasalanan. Lahat ng tao ay pinanganak ng makasalanan, tapos meron pong mga ligtas, mga anang ng Diyos. Kaya, nalilito sila sa mga mensaheng ito dito po sa whiteboard. Ano po? Sa Bible, sa harapan ng Diyos,
meron pong dalawang kategori na espiritu, no? Makasalanan tsaka anak ng Diyos, yung mga ligtas, yung mga hindi ligtas. Tapos, ayon sa Bible, lahat ng tao ay pinanganak bilang makasalanan. Nauna, walang sino man ipinanganak bilang anak ng Diyos, lahat tayo ay pinanganak bilang makasalanan. Kaya meron pong mensahe para sa kanila, meron din pong mensahe para sa mga anak ng Diyos. Kaya yung nilalaman ng mensahe ng Diyos ay iba sa kalagayan ng Espiritu. Kaya para sa mga magkasalanan, ano pang mensahe ng Diyos? Paano sila maliligtas? Paano sila maliligtas? Kung ligtas na po sila mula sa daan patungo sa impyerno, kung ligtas na po sila, kaya paano sila mabubuhay bilang Kristiyano? Okay? Patungo sa langit. No? Kaya iba po yung mensahe ng Diyos ayon sa kalagayan ng kaluluwa. Kaya po, para sa kanila, ano pang mensahe? Paano sila maligtas? Kaya gaya ng Marcos chapter 1 verse 15, Marcos chapter 1 verse 15, ito pang mensahe para sa mga makasalanan kung paano sila maligtas. Tapos, meron pong mensahe mga anak ng Diyos tungkol sa yung Kristiyanong pamumuhay nila lahat. Kaya yung mga pangunay nilalaman ng mensahe ng Diyos para sa mga anak ng Diyos, ano po yun? Mga gawa nila, yung focus nila, mga gawa, kasi ligtas na po sila. Sila naman po, ano pang mensahe? Ano pang focus ng mensahe ng Diyos? Paano sila maligtas? Kayo'y magsisi ang mananampalataya sa Ebanghelyo. Ito po ang mensahe para sa mga makasalanan na hindi pa ligtas. Kaya yung kalagayan ng mga makasalanan ay parang isang nalulunos sa dagat. Tama po. Nalulunod siya ngayon. Hindi niya alam kung paano lumangoy. Ang malalim po ang dagat dito, malayo sa lupa. Kaya tulong-tulong. Ito pa ang kalagayan ng mga makasalanan. Dahil sa napakaraming kasalanan nila, parang dagat na po ito, nalulunos sila ngayon. Hindi niya alam kung paano lumangoy. Kung gano'n, ano pang nangyari sa kanya? Ano pang nangyari sa kanya sa bandang huli? Malulunos siya, mamamatay siya sa dagat. Ilang persento? 100%. Yun pang ibig sabihin ng ano po, makasalanan. Okay, para sa kanya, ano pang kailangan? Kaligtasan talaga. No? Sa ibang salita, takapaligtas. Takaligtas, Savior. Kung may tulong ng iba, maliligtas siya. Kung walang tulong ng iba, walang magagawa. Wala na yung pag-asa. Yun po ang ibig sabihin ng makasalanan. Nalulunos siya sa dagat ng kasalanan hanggang sa impyerno. Kaya po, ano pa ang kailangan sa kanya? Ligtas muna. Kung ligtas na po siya, saan po siya? Nasa lupa na. Nasa lupa na siya. Okay? Kung nasa lupa na po siya, ligtas na. Kaya ano pang Kristiyano ng pamumuhay? Bilang ligtas. Ano po ang gagawin ko? Kaya hindi niya alam kung paanong lumangoy dati. Kaya gusto niyang mag-aral kung paanong lumangoy. Saan po? Sa dagat pa ulit? Delikado kung dagat na, no? Dito po sa ano po? Parang swimming pool. Sa swimming pool, tama lang po yung lalim ng tubig. Tama. So, yun pang parang imay ng Kristiyano ng pamumuhay, no? Meron pong protection ng kaligtasan. Tama lang. Kung paanong lumangoy, kailangan natin mag-aral, no? Parang ganito po ang sitwasyon ng mga ligtas. Kaya iba po yung sitwasyon, no? Kaya yung focus nila dito, gawa, kasi tama lang yan, no? Tama lang. Kaya mag-aral kayo kung paanong lumangoy.
Eh, dito naman, mag-aral kayo kung paanong lumangoy. Imposible na, huli na. Kasi nasa dagat ng kasalanan na. No? Kaya para sa kanila, ano po, ligtas. Ligtas muna. Eh, yun pa ang kailangan. Ligtas muna. Kaya po, yung pang mensahe ng Diyos, yung pang approach ng Diyos, para dito, pumarito ang Panginoon Jesus upang iligtas ang makasalanan na walang kondisyon. No? Kung gusto nila tanggapin, ililigtas ng Diyos. Kaya una, kayo'y magsisi. Anong ibig sabihin? Unawain ninyo ang inyong sitwasyon, no? Bilang makasalanan. Nalulunod ako sa dagat. Kung naunan po natin yung ating sitwasyon, ano pang nangyari? Gustong-gusto kong maligtas. Pero walang magagawa. Kaya Panginoon, tulungan mo ako. Ito po ang nangyari. Kaya, Mga Gawa, chapter 20. Kaya, hindi ko, 21, na nagpapatoto na sa mga Hudyo, gawin din sa mga Griego, tungkol sa pagsisisi tungkol sa Diyos, at pananampalataya sa ating Panginoon, Jesu Kristo. Nagpapatotoo sa mga Hudyo, gayon din naman sa Griego. Hudyo, Griego, anong ibig sabihin? Lahat ng tao. Physically, gaya ng nakita niyo po ito, meron pong dalawa pang klase, dalawa pong kategori, Hudyo at Griego. Physically, kasi yung Hudyo, pinili ng Diyos para sa bilang ano po saksi ng Diyos. Para sa lahat ng kaluluwa, ibig sabihin sa mundong ito, yung mensahe ng Apostol Pablo ano po tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos. Tapos pananampalataya sa ating Panginoon Hesu Kristo. Kaya ano pang nauna? Pagsisisi tungo sa Diyos. Pagsisisi tungo sa Diyos. Ibig sabihin kung lumalapit tayo sa Panginoon, sa harapan ng banal na Diyos, natatakpuan natin yung maraming ano po, yung kasalanan sa ating buhay. Yung pang proseso ng pagsisisi, no? Kaya sa pamamagitan ng mo kunwari Bible seminar, unang session, pangalawang session, pangatlong session, pang-apat na session, mga counseling, totoo pala yung Biblia, marami pala yung kasalanan ko, akala ko konti lang. Marami pala. Sa ganitong proseso, kung naunta po natin kung gaano ka-miserable ang makasalanan po tayo, masabi natin na halos tapos na yung proseso ng pagsisisi. Pero yung pinakahuling proseso ng pagsisisi ay ano po sa Ebanghelyo. Kung tinanggap natin ang kaligtasan na may handang puso sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, natapos na po yung proseso ng pagsisisi yung para sa ating buhay na walang hanggan. Kaya yung pang ano po proseso ng pagtanggap ng kaligtasan. Kaya maraming nagsisimba. Bakit hindi pa sila ligtas? Ligtas na pa kayo? Nagsisimba kayo? Opo, takar na. Ligtas na ba kayo? Sigurado ba kayo sa inyong kaligtasan? Parang 50-50 pa, no? Hindi ko alam. Diyos lang alam. 50-50. Kahit sabi nila ligtas na daw, kung kunwari kung meron po tayong kasalanan, kung magkasala tayo paulit, saan tayo makapunta? Impirno po, pastor. Kayo po, bakit po ganyan? Ano pa ang kulang sa kanila? Hindi pa sila dumaan ng yung prosesong ito na sa Bible. Ano po?
kayo'y magsisi at mananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya kahit narinig ng mga kaluluwa ang mga Ebanghelyo kahit papaano, kung hindi pa sila handa, so hindi kaya natin tanggapin ang kaligtasan. Kaya sa buong kasaysayan ng tao, walang sino man naligtas sa mga hindi pa handa. Walang sino man naligtas. Gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus, basta kayo'y magsisi. Hindi tapos, mananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya nang nauna po natin kung gano'ng ka-miserable ang kaligtas, miserable ang makasalanan po tayo, tapos kung sumigaw tayo sa Diyos, Panginoon, gusto kong ligtas. Ligtas mo ako, Panginoon. Mula sa kaiburturan ng ating puso, lalapit ang Diyos sa kanila. Dumating na po ang Panginoon 2,000 years ago sa mundong ito para sa ating kaligtasan. Tapos na po yung, yung gaayon niya. Pero personally naman, yung mga handang puso, yung mga handang kaluluwa, sa kanila, ipapakita ng Diyos yung kanyang Ebanghelyo. Ipapahayak ng Diyos ang kanyang Ebanghelyo upang tanggapin nila, natanggap nila, upang natanggap nila ang kaligtasan. Kaya ito po ang proseso. No? Kaya po, yung proseso ng pagsisisi, importante. Kaya kung hindi pa sila handa, kahit ibahagi natin yung kahit ibinabahagi natin yung Ebanghelyo, hindi kaya nilang tanggapin ito. Kahit handa na po sila talaga 100% pa, kung walang Ebanghelyo, paano sila maliligtas? Kaya yung dalawang step, lahat importante po, lahat importante. Dapat ito po ay kumpletuhin. Kaya Mateo chapter 7, verse 6, huwag ninyong bigay sa mga aso ang mga banal na bagay. Huwag kayong matapon ng inyong mga perlars sa harapan ng mga baboy. Baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa. At pakpalingan kayo at lapain. Anong ibig sabihin po? Yung perlars, ano po yun? Yung mahalagang Ebanghelyo. Kung ibigay ito sa mga yung mga kaluluwa na hindi pa handa, gaya ng tinatawag ito dito sa Bible, mga parang baboy daw. Yurakan nila, baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa. Hindi kaya nilang tanggapin ito o paminsan nalilito sila ng mas maigi o paminsan nakontrata sila sa Ebanghelyo. Yung maling Ebanghelyo, yun din pang problema naman, maling Ebanghelyo, ibang Ebanghelyo sa Bible, yung maling Ebanghelyo, kung iba na yung nilalaman ng Ebanghelyo na naibahagi nila, ay yun din pang kasalanan, yun din pang basta problema. Pero kung ibahagi natin yung kahit totoong Ebanghelyo, kung hindi pa sila handa, yun din po ang problema. No? Kaya po, dapat handa na po sila. Hindi to ibig sabihin naging perfecto na sila sa kanilang pagsisisi. Kahit tama lang, kung handa na sila sa pangitan ng kanyang awa, ang biyaya, ipahayak ng Diyos ang kanyang Ebanghelyo sa mga kaluluwa. Kaya po, kunwari kung ngayon, kung meron pong graduation, no? ano pang requirement sa grado? Perfecto? Kung perfecto na kayo, ma-graduate na kayo? Kahit hindi po kayo perfecto, kung yung minimum requirement mo, kunwari, so yung grado, dapat 70 plus.
Kung 70 plus na, kung nakapasa na po kayo sa lahat ng subject na may grado na pataas ng 70, mag-graduate po kayo, no? Basta para sa graduation, walang problema. Pero purong 70 plus lang, syempre walang reward. Walang reward. Kaya sa graduation po, meron pong mga certificate for graduation, pero meron din pong mga certificate para sa mga reward, mga awarding. So ganito po, kailangan natin tapusin yung proseso ng pagsisisi. Yun pang tunay na proseso. Kaya yung tunay na pagsisisi, yung true repentance, ito pa ay mahalaga upang iligtas ang kay isang kaluluwa. True repentance, yung genuine repentance. Anong ibig sabihin na ito ayon sa Bible? Kaya ano pang ating ministry? Ano pang ating ministry? Upang tulungan ng mga kaluluwa. Paano po? Sa pamamagitan ng yung prosesong ito. Lucas chapter 5. Lucas chapter 5 verse 32. Hindi ako pumarito upang tawagin ng mamatuwid kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Hindi ako pumarito upang tawagin ng matuwid kundi ang mga makasalanan para tungo sa pagsisisi, no? Sabi ng Panginoon, ako ang manggagamot kaya ng mga hospital na ito. Kung meron po tayong sakit, pumunta tayo sa hospital para ano pang unang step? Fill up yung information mo, card ng pasyente mo, tapos ayon sa information, check up na, magpa-check up po tayo sa doktor, no? Yung pang unang proseso. Yung iglesia, ito pang parang hospital na spiritual. Kaya tungo sa pagsisisi, yung unang step ay check up. Ang pagsisisi, ito pang parang check-up po, no? Ano pang literal meaning ng repentance? Literal meaning ng repentance, ano po yun? Sa wikang Griego, metanoia, ibig sabihin, unawain ninyo ang inyong sitwasyon ayon sa katotohanan. Change of mind. Bago ang isip na, change of mind, parang ganun po, metanoia, change of mind, bago ang isip, tungkol sa ating sarili, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng salita ng Diyos, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Panginoon Jesus, tungkol sa ating sarili. Unawain ninyo ang inyong sitwasyon. Yung sitwasyon nyo ay nasa dagat na ng kasalanan. Akala ko konti lang yung kasalanan, marami pala. Yung pang dapat unang step, no? Kaya, bakit maraming tao ay hindi paligtas? Kasi hindi pa sila dumaan ng totoong proseso. Kaya maraming hospital, pero yung magandang klase ng hospital naman ay hindi marami, no? Kung meron po tayong makunting sakit, kaisan, pwede po, kung malapit lang. Pero kung meron po tayong parang cancer na, kung meron po tayong sakit sa puso, mo utak, parang ganon. Kung ganon po, medyo seryosong sakit na ito, hindi kaya natin ayusin yung ganitong bagay sa maliit na hospital lang. Dapat hanapin natin yung magandang klase hospital, no? Napahanapin natin yung specialista, parang ganon. Gaya nito, maraming tao, maraming mga iglesia daw, pero yung totoong iglesia na may ganitong
proseso ay konti lang pala, konti lang pala. Kaya po yung literal meaning sa ano sa lumang tipan sa wikang Griego, bagong tipan sa wikang Griego, ano po, metanoia. Ibig sabihin dapat ito po ang nangyari sa ating puso muna, ating isip. Tapos sunod-sunod meron pong pagbabago sa ating kilos o salita. Paminsan kahit hindi pa tayo ligtas, nang kung naunan po natin yung katotohanan dito sa Bible, magkaroon tayo ng pasimula ng pagbabago. Then sa pandang huli, kung natanggap natin ang Ebanghelyo sa pangitan ng tulong ng Espiritu Santo, magkaroon tayo ng malaking pagbabago sa ating buhay. Babalik tayo sa Panginoon. Yun po ang proseso ng pagsisisi. Sa wikang Hebreo naman, sa lumang tipan, yung ibig sabihin ng pagsisisi ay shub. Ibig sabihin, pagtatama ng direksyon. Sa ibang salita, madaling salita, sa Bible, pagbalik sa Diyos. Pagbalik sa Diyos. Doon sa Isaiah chapter 55, Isaiah chapter 55 verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. Manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya sa aming Diyos. Sa aming Diyos, sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Talikuran na ang mga tao masama, taong masama, ang masasama nilang ugali. Baguhin na ang masasama nilang pag-iisip. Sa ibang version po, no? Talikuran na ang mga taong masasama, ang masamang nilang ugali. Dito, ano po, yung kanyang masamang lakad. Lisanin ng masama ang kanyang lakad ng liko ang kanyang mga pag-iisip, and manumbalik siya sa Panginoon. Yung direction niya ay hindi tama, kaya manumbalik ka, baguhin mo yung direction. Kaya una, ito pang nangyari sa ating puso. Sa bandang huli, ito pang nangyari sa ating buong buhay, sa direction ng ating buhay. Kaya mula sa nakaraang dating pamumuhay, tatalikot tayo, yung dating pamumuhay makasalanan, tatalikot tayo sa dating pamumuhay, tapos babalik tayo sa Panginoon. Yun po ang ano po, proseso ng pagsisisi. Yung unang step, ano po, pagbabago ng pag-iisip. Ayon sa katotohanan. Kaya, kailangan po yung katotohanan upang magsimula tayo ng yung prosesong ito. Kaya po, yung pag-aral ng Biblia sa pangitan ng mga Bible seminar sa tulong ng Espiritu Santo sa loob ng Iglesia, ito po ay pinakamahalaga para sa isang kaluluwa. Ito pa ay nakabase sa yung alintuntunin, yung pagkasunos dito sa Bible, sa mensahe ng Panginoon Jesus. Kaya po, yung direction ng pagsisisi, pare-parehas po, no? Patungo sa Diyos and sa huli kay Jesus. Pero yung mga proseso ay may konting iba-iba. Itipende sa mga tao. Kunwari, yung dating relihiyon niya ay born again na. Tapos yung dating relihiyon niya ay tatingdaan. Yung dating relihiyon niya ay katoliko. Kung ganun, iba po yung usapan sa bawat kaluluwa. Kasi iba po yung dinadaan nila ay iba po ang lakad. Kaya
Meron pong parehong sakit, pero meron pong iba't ibang approach. Depende sa yung kalagayan ng pasyente, no? Basta ito po ang kailangan. Kunwari tungkol sa yung Catholic naman, paminsan ibahagi natin ng yung mensahe tungkol sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tama po? Kaya sa detalyadong paraan, kung Katoliko sila, kailangan natin ibahagi ng mga ganitong bagay, mga karaniwang mga issue sa doktrina nila. Pero kung born again po sila, hindi kailangan sabihin pa tungkol sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan ng maigi kasi alam po nila na mali yun, no? Kaya po, iba-iba po yung approach natin. It depends sa yung kalagayan ng pasyente, no? Yung direction naman isa kay Jesus na, pero yung approach naman ng mga ano po, mensahe ng Diyos, kasi siya pang doktor, iba po yung approach konti. Kaya kunwari kung Bible seminar na naman po, maraming iba't ibang klaseng tao na manonood o makikinig ng salita ng Diyos, kaya mo lahat-lahat na lang. Pero kung konti lang, mga 10 lang sila, mga 5 lang sila yung mga baguhan, kung ganun kailangan natin check yung kalagayan nila, spiritual, ano po ang kalagayan? Mga Katoliko daw lahat, born again daw sila lahat, meron pong mga halo-halo paminsan, meron din pong dating daan, mga ganyan. Kung ganun po, upang tuluan ng mga kaluluwa, magkaroon tayo ng ibang approach. Kaya po, kailangan natin malaman yung kalagayan ng espiritu, no? Kung yung pang proseso ng mga iglesia, nasa iglesia, parang ito po ay hospital. Ito pang hospital talaga para sa kaluluwa. Kaya yung prosesong ito ay nagaganap sa pamamagitan ng pakilos ng Espiritu Santo. Kaya dumating na yung Espiritu Santo sa mundong ito, sa loob ng iglesia, kaya doon po siya nakikilos upang tulungan ng mga ibang kaluluwa. Ebanghelyo Juan chapter 16. Ebanghelyo Juan chapter 16. Verse 8. At pagdating niya, sino po ang Espiritu Santo? Ang pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa kahatulan. Verse 13, subalit kapag ang dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papanupayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili kundi anumang bagay na kanyang marinig, yon ang kanyang sasabihin, ang kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Ang Espiritu ng katotohanan, papanutpayan niya kayo sa buong katotohanan. Kaya po, kung meron po tayong mga Bible seminar, mga preacher ay nagsasalita, yung mga tao, yung mga miyembro ay nagkagabay sa kanila, mukhang ito pa ang trabaho ng mga tao lang, pero kung walang tulong ng Espiritu Santo, lahat imposible, no? Lahat po ito imposible. Kaya kahit ibahagi natin ng salita ng Diyos ng mabuti, kung walang tulong ng Diyos, Espiritu Santo, walang sino man maliligtas, no? At tapos, yung papahagi ng katotohanan ay imposible kung walang tulong ng Espiritu Santo.
Kaya yung lahat ng mensahe dito sa Bible ay nagagaling sa Espiritu Santo. Kaya po, sa pamamagitan ng kanyang papapahayag, ito po ang nagaganap. Kaya, yung mga mensahe tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, tungkol sa kahatulan, tungkol sa katotohanan ng kaligtasan, kung ibahagi natin ito na ay linso na sa Bible, ang Espiritu Santo ay nakikilos upang inunawan niya ang mga kaluluwa, yung mga katotohanan. Kaya po, mahalaga po yung prosesong ito. Tayo naman po, dapat sumunod tayo sa yung prosesong ito sa Bible. Tapos, kung ganon, ang Espiritu Santo ay nakikilos para iligtas ang mga kaluluwa. Ngayon, sa pagdating sa Bible seminar, lalong-lalo na pagkatapos ng session 1, 2, 3, 4, dapat meron pong pagbabago sa kanila, no? Kung hindi, kailangan natin suriin kung bakit walang pagbabago upang tulungan yung mga kaluluwa ito. Kaya pagkatapos ng mga session, mga mensahe, alinsunod sa Bible hanggang sa kasalanan, ano po ang dapat nangyari? Dati, yung kasalanan ko, konti lang. Meron ba kayong kasalanan? O meron daw. Kadalasan, yung sagot nila, meron. Yung kasalanan nyo, marami po ba o konti? Anong sabi nila? Ay, konti lang po. Konti lang daw. Tama lang po. Tama lang daw po. Pero pagkatapos ng 1, 2, 3, 4 session, yung kasalanan nyo, marami po ba konti? Marami pala. Dami na. Marami pala. Kaya dating yung maliit ng kasalanan, biglang dumami na po? Ay, hindi. Dahil lumalapit tayo sa Panginoon, sa Diyos, sa pangitan ng salita ng Diyos, ang Diyos ay liwanag, kaya yung mga kasalanan sa madilim na lugar ay ipapahayag ng Diyos, no? Sa pangitan ng kanyang salita. Kaya po, naging dumami na po yung mga kasalanan, sa totoo lang, mas marami pa. Basta, kumpara sa dati, magkaroon tayo ng maraming kaalaman tungkol sa yung ating sariling yung mga kasalanan sa ating buhay, puso, isip. Tapos, ano po ang nangyari sa ating puso? Hindi kaya natin iwasan yung kasalanan ng lubos. Dati, ano po ang sagot nila? Kung ganun, kung magkasala kayo, saan kayo magkapunta? Pastor, hindi ako magkasala pa ulit-ulit. Iwasan ko na lang yung kasalanan sa pangitan ng prayer daw, ano daw, iwasan ko na lang yung kasalanan. Pero sa pangitan ng 1, 2, 3, 4 session, ano po? Hindi kaya natin iwasan yung lahat. Gagawa kayo ng mabuti para magkapunta kayo sa langit. Oo, tama. Pero ngayon, pagkatapos ng 1, 2, 3, 4 session, hindi ko kayang gawin yung kabutihan kay papano sa harapan ng Diyos. Yung pang pagpabago. Kasalanan pala ito. Ito din kasalanan. Marami pala. Kaya gusto niyang ayusin ang problema ito. Kaya kasi napaka-miserable yung kalagayan niya. Kaya pala yung buhay ko ay ganito. Kaya po, kung naganap, natapos niya yung prosesong ito ng mabuti, gaya ng Lucas chapter 3. Lucas chapter 3 verse 8. Kaya't mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi, huwag ninyong sabihin na sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Ito pang mensahe ng Juan taga-bautismo sa mga Pariseo, Espriba. Sabi niya, sinabi ni Juan doon sa 7, ang lakas po yung mensahe niya, kayong lahi ng
mga ulupong tao, sino ang magbabalak sa inyo na tumakas sa poot ng darating baki po kasi hindi sila nagsisi ng maayos. Kaya ibinigay ni Juan tagapagbautismo ng isang ano po, yung baptism para sa pagsisisi nila, ayaw nila tanggapin. Kaya sa banda huli, tinanggihan nila ang Panginoon Jesus pa. Yung mga hindi nagsisi, tatanggihan nila si Jesus. Yung mga hindi nagsisi, ayaw nila tanggapin ang kaligtasan. No? Nauna siya sa kanilang gawa. Kaya huwag ninyong sabihin na sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Kaya mamunga kayo ng karapat-tapat sa pagsisisi. Meron pong prutas na po. Meron pong prutas ng pagsisisi. Kaya pagkatapos ng session, mga ilang session hanggang sa kasalanan, kung nagsisisi sila talaga, makita natin yung mga pagpabago sa kanila kahit konti, kahit hindi pa ligtas. Ano po? Ano po yun? Kaligtasan? Ay, hindi pa ligtas. Pero yung pangbunga ng pagsisisi nila. Tinatawag ito, handang puso, nagsising puso, pakpak na diwa. No? Sa kanila po, meron pong inihanda ng Diyos. Sa kanila po, ipapahayak ng Diyos. Sa pangitan ng Espiritu Santo sa loob ng Iglesia. Kaya kung ligtas, kung nagsisi sila, ano po, kung ganun, saan kayo magkapunta? Kunwari lang, ano pang dapat natin tanungin? Kunwari lang, kung mamamatay tayo ngayong gabi, mamayang gabi, saan kayo magkapunta? Langit po. Eh? Langit po? Paano po? Ah, gagawa ako na lang mabuti. Magsisi na lang ako. Ikukumpisal ko na lang. Kung ganito po, hindi pa sila nagsisi, ano? Hindi pa sila malinaw. Saan kayo pupunta? Ah, hindi ko po alam. 50-50. Ayaw ko pupunta sa impero, no? Ah, syempre po, ayaw namin pupunta sa impero, no? Ibig sabihin, ngayon situation, ayon sa inyong pinag-aralan ninyo, ano pang inyong kalagayan ngayon? Saan kayo magkapunta? Hindi ko alam. Kung ganito po, hindi pa sila nagsisi, no? Tama po ba? Diyos lang alam daw. Bakit Diyos lang alam? Pinag-aralan po natin naman lahat ng bagay. Ipinag-aralan po natin naman lahat ng mga bagay dito sa Bible. Kaya ayon sa Bible, nalalaman natin kung anong sitwasyon natin. No? Kaya ayon nila inamin. Kaya ibig sabihin, tinatawag ito, matigas pa ang puso nila. No? Matigas pa ang puso nila. Kailangan natin surin kung bakit, anong rason. Kaya kung kayong pangtungkulin ng mga doktor, no? Tama po ba? Yung kalagayan nyo, cancer na. Ay, ganun ba? Hindi, wala akong cancer. Malakas pa ako. Kung ganito po, kailangan natin surin ng mas maigi para maintindihan yung pasyente na ito ng maigi. Kung hindi, paano siya gagaling? Paano siya gagaling sa kanyang sakit? Kaya po, kailangan natin tanungin, kailangan natin suriin. Kung magkasala kayo, langit po ako. Kung magkasala kayo, paulit, saan kayo magkapunta? Magkasala ako pa ulit? Siyempre, impero na po. Kung magkasala kayo pa ulit, hindi ako magkasala. Gagawa ko na lang mabuti. Iwasan ko na lang yung kasalanan. Ito po, lahat hindi pa handa. No? Lahat hindi pa handa. Kaya meron pong problema sa loob ng puso nila. No? Kaya po, doon po sa Mateo chapter 13, verse 18, pagingan ninyo ang talinghaga ng makahasik, kung ang sino man makikinig ng salita ng kaharian, hindi niya ito inuunawa, darating ang masama ang aagawin ng naihasik sa kanyang puso. Ito ay naihasik sa tabing daan.
Ang napahasik sa mga batuhan, iyon ay nakikinig ng salita, agad niyang tinatanggap na ito na may kakalakan. Gayunman, hindi siya nakaugat, kundi sandali lamang tumatagar kapag dumating ang kapighatian o pag-uusik dahil sa salita ay kaagad siyang natitisod. Ang napahasik sa mga tinikan ay inyong nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng sanibutan, ang daya ng mga kayamanan ay sumasakar sa salita. Yon ang nagiging walang bungal. Tapos meron pong mabuting lupa. So meron pong apat na klase ng lupa. Ito pang imahe ng imahe ng o sampur ng halimbawa ng mga puso ng tao, apat na klase: tabing daan, tinikan, patuhan, tinikan, no? Kaya bakit hindi pa sila nagsisi? Kahit pakatapsang session, apat na session, parehas pa rin. Kahit pakatapsang session, fifth session, yung tungkol sa gospel, ligtas na daw sila. Kung magkasala kayo, pauli, saan kayo magkapunta? Ay, kung gano'ng impero na po. bakit po ganyan? Ang gagawa ko na lang mabuti. Bakit po ganito? May problema sa puso nila. Kaya yung process ng pagsisisi, ito pang proseso ng pagbubungkar. Kung matikas na yung lupa, ano pa ang kailangan? Pagbubungkar para ito pa ay nagiging mabuting lupa. Sa mundong ito, kahit saan, walang mabuting lupa sa pasimula pa, no? Lahan ng lupa ay matigas, lahan ng lupa ay may bato, lahan ng lupa ay may tinig. Dahil sa kasalanan ng tao, isinumpa ng Diyos ang mundong ito. Yung pang kalagayan ng mga puso ng tao, yung pang imay ng puso ng tao. Kaya po, yung proses ng pagbubungkar, kailangan po ito para sila po ay naging handang puso, mabuting lupa. Kaya po, kailangan natin ipaliwanag ng mas maigi tungkol sa gawa nila, tungkol sa kasalanan nila, tungkol sa gawa nila, tungkol sa yung masabi nila, kaya kong sundin ang sampung utos na daw. Kayanin ko na lang. Kahit tapos na po yung session 4, kahit dalawa pang yung Bible seminar na tinatapos nila, ganun pa rin yung sagot nila, ganun pa rin yung isip nila. Dito din po, meron pong apat na klase. Kaya sa tabing daan, sa unang seminar, sa tabing daan, pangalawang seminar, sa batuhan, pangatulong seminar, sa tinikan. So, unti-unti, naging mas okay. Sa bandang huli, naging mabuting lupa na. O sa pamamagitan ng counseling, kaya po, kailangan natin surin, i-check ng mabuti yung kalagayan ng espiritu nila, no? Kaya po, kung handa na po sila, ipapahayak ng Diyos ang ebanghelyo sa kanila. Okay? Kung hindi pa sila handa, kahit makinig sila ng ebanghelyo, kahit hindi kaya nilang maunawaan o matanggap ang ebanghelyo, yung kaligtasan, yung ebanghelyo, nagiging sikreto sa kanila dahil tinatago ng Espiritu Santo ang ebanghelyo sa kanila dahil hindi pa sila handa. Pero kung handa na po, kung nagbago na yung puso niya, kung nagbago na yung direction niya talaga, gusto niyang baguhin, sa bandang huli sa pamamagitan ng pagpapahayak ng Espiritu Santo tungkol sa ebanghelyo, talagang nagbago na sila sa kanilang isip, talagang nagbago na po yung kanilang direction mula sa daan tungo sa impyerno, tungo sa daan papuntang langit. Kaya ito pang malaking pagpabago, pangunang pagpabago, no? Sa pangitan ng biyaya ng Diyos. Yung pang proseso ng pagsisisi at pananampalatay sa ebanghelyo, no? Kaya sa pamamagitan ng pagpapahayak ng Espiritu Santo, bilang resulta dito, yung handang puso ay magkaroon ng tunay na pananampalataya, tapos
tunay na yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya yung pang sinabi ng Bible, unang Pedro chapter 1, tingnan po natin kung ano po ang sinabi ng Bible tungkol sa prosesong ito. Unang Pedro chapter 1:12. Kaya ipinahayag sa kanila. Unang Pedro chapter 1 verse 12. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naklilingko sa kanilang sarili kundi sa inyo sa mga bagay na ngayon ibinalita sa iyo sa pamamagitan ng mga nangaaral sa iyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit, na ang bagay, mga bagay na ito ay pinanabikang makita ng mga anghel. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naklilingko sa kanilang sarili kundi sa inyo sa mga bagay na ngayon ipinalita sa iyo sa pamamagitan ng una ng mga mangaral. Meron pong mga minister, tapos yung minister din po ay ginagamit ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sino ang humahawak ng yung Ebanghelyo? Espiritu Santo. Tapos sa pamamagitan ng yung manggagawa niya, ipahayak ng Diyos, ipahayak ng Espiritu Santo yung Ebanghelyo, yung gospel, yung good news sa mga handang puso. Kaya natanggap nila ang Ebanghelyo, yung buhay na walang hanggan na may handang puso. Kaya kung walang tulong ng Espiritu Santo, impossible po yung proseso ng pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. Ng unang Korinto chapter 2 din po na verse 10, ngunit ang mga ito ipinahayak sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ipinahayak sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasak ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Kaya paano natin maunawaan yung Ebanghelyo? Ibig sabihin, meron pong pakilos ng Espiritu Santo sa atin. Paano natin natanggap ng ano po yung Ebanghelyo? Dahil handa na po yung ating puso. Paano tayo naging handa na po yung ating puso? Dahil sa pakilos ng Espiritu Santo din po sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa practically mo kung Bible seminar sa pamamagitan ng session 1, 2, 3, 4 no? Kaya po salita ng Diyos tapos yung Espiritu Santo ay nakikilos sabay-sabay upang iligtas ang isang kaluluwa. Kaya nang tayo pa ay naligtas, natanggap din po natin yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ay nakapasok sa puso o kaluluwa ng Espiritu ng na may handang puso upang ipahayak yung gospel, yung kaligtasan na nagawa ng Panginoon doon sa cross sa loob ng ating puso. Binuksan niya ang ating spiritual na mata, gaya ng Efeso chapter 1 verse 18 na yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawa. Maliwanagan na ang mga mata ng inyong puso. Kaya naging malinaw po yung ating spiritual na mata. Ito pa yung malaking blessing, no? Kaya po ito pang nangyari. Kaya, saan kayo makapunta? Ligtas na ba kayo? O ligtas na ako? Pagkatapos ng session, kahit wala pang session 5, fifth session sa kanya, ligtas na ba kayo? O ligtas na ako? O paano po? Nagsisimba ako. Kasi manalangin ako sa Panginoon palagi. Kasi nagsisi ako palagi. Gagawin ko na lang kabutihan, ano? Parang ganun po, susundin ko na lang ang salita ng Diyos hanggang sa makakaya.
Ano po ang, bakit kanito po yung sagot nila? Hindi pa sila nakaunawa ng salita ng Diyos tungkol sa kanilang kalagayan. Kaya yung meron pong mensahe dito sa Bible, tama po, para sa kanilang pagsisisi. Hindi pa nila nauna ng lubos. Nang, hindi pa nila nauna, kahit hindi lubos, hindi pa nila nauna ng tama o sagana. Kaya kailangan pong ulitin. Kaya po, paminsan, o ligtas na po kayo, o lahat ng ating mga kasalan, tinubos na. Kung magkasala kayo, saan kayo? Ay, impero na pa ulit. Bakit ko po ganyan? Bakit nalilito sila palagi? Kasi sa unang step, ano po, para sa pagsisisi nila, hindi pa tapos, hindi pa maayos yung proseso nila. No? Kailangan pong ipaliwanag ng mas maigi. Yung tungkol sa ano po, dahil meron pong mga maling pakaunawa. Kadalasan yung pakaunawa, maling pakaunawa nila, tungkol sa gawa. Kahit inamin nila na marami silang kasalanan, umaasa pa sila sa kanilang gawa, mabuting gawa. Kaya akala nila, kung gagawa sila ng maputi, kahit meron po silang kasalanan, okay pa rin ito. Hindi naman ganun. No? Tama po ba? Kailangan natin surin, kailangan natin ipaliwanag ng mas maigi. Kaya, bakit tao? Roma chapter 9 verse 32, bakit? Sapagkat hindi nila pinagsikapan yan batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa. Sila natiso sa batong katitisuran. Sila po ay, ano po, nagtitiwala sa kanilang gawa. Kasi yung pangturo ng iba, no? Gawa. Gagawa kayo ng mabuti, kailangan action. Ganun. Hindi salita lang, kailangan action daw. Kaya yung pang, ano, parang nasa ugat nila, nasa puso, utak nila, yung pang mga bato, kailangan natin tanggalin ito na unti-unti sa pangitan ng salita ng Diyos. Kahit meron akong mabuting gawa, kung may kasalanan ako, walang kapuluan na ito. And tapos, yung ating mabuting gawa sa pananaw ng Diyos, marumi pa rin. Para dito, kailangan natin tanungin ng direkta. Kung gagawa kayo ng kasalanan, saan kayo makapunta? Kung gagawa kayo ng mabuti, saan kayo makapunta? Langit. Mali po ito, mali. Ano? Tama po ba? Kailangan natin, yung mga doon po sa ibang gospel, yung mga batuhan, meron pong bato daw sa ilalim ng lupa. Kaya meron pong bato na tinago sa lupa. Kaya mukhang lupa lang, pero sa ilalim ng lupa, maraming bato. Yung mga bato na tinago, kailangan natin ibungkal, no? Sa pangitan ng tanong, sa pangitan ng ano. Kaya po, yung pang proseso ng pagbubungkal sa pangitan ng salita ng Diyos. Tapos, yung ano po, kaya akala nila kaya nilang gawin sa lahat ng mga iniutos ng Diyos, pero hindi naman po ganun. Tapos inisip nila sa Bible meron pong mga bawal, meron pong mga pinakbawal ng Biblia. Kung hindi ito ginagawa, okay na. Pero sabi ng Biblia, meron pong mga bawal, pero meron din pong mga dapat nating gawin. Kung hindi ito ginagawa, yun din pang kasalanan. Kaya ng Santiago chapter 4 verse 17, kaya ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, kung hindi ito ginagawa, yun din pang kasalanan. Kadalasan, hindi po nila pinapansin yung mga ganitong bagay. Sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, kung hindi ito ginagawa. Meron pong dapat nating gawin, kung hindi ito ginagawa, yun din pang kasalanan naman. Kaya po, naging doble na po yung kasalanan nila. Siyempre po, mas marami po yung kasalanan. Hindi kaya natin ipaliwanag yung lahat ng kasalanan nila. Kulang yung oras. Marami po, dito sa Bible, maraming mga batas. Kaya nalabak natin yung lahat ng batas ng Diyos. Dami po. Kaya, bakit inisip nila ganun?
hindi pa sila makasalanan ng masyado. Ah, mabuti pa ako. Mabuti pa ako. May, alam ko na yan. Alam ko na yan. Kung ganun po, kahit ibahagi ninyo yung perfectong gospel ng yung totoong gospel ng perfecto, hindi kaya nilang tanggapin ang gospel. Kaya paminsan pagkatapos ng Bible seminar, mga dalawang beses na, yung sagot nila malabo pa. Bakit po ganun? Kasi yung naunang proseso ay may may issue na kailangan ayusin, no? Tungkol sa yung ano po, paminsan hindi sapat yung papaliwanag tungkol sa kung ano ang layunin ng kautusan, kaya umaasa pa rin sila sa mga gawa ng kautusan. Kailangan natin maunawan ng mas detalyado paminsan kung ganon, ano pang tungkulin ng kautusan ng Diyos. Roma chapter 5. Verse 20, subali dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, kung walang kautusan ng Diyos, kunwari 10 utos, so kung walang 10 utos ng Diyos, paano natin malaman kung ano ang kasalanan? Kaya dahil sa 10 utos, nalaman po natin na ay kasalanan pala ito. Kaya sa listahan ng kasalanan sa ating puso ay naging dumami na. Yun pang ibig sabihin, meron pa dati, pero ngayon ko lang alam. Yung pang proseso ng check-up, akala ko sakit sa tiyan lang ay may cancer pala. Akala ko cancer lang, stage 4 pala. Kaya pagkatapos ng check-up, unti-unti dumami na po yung mga lista ng sakit. Dati pa meron, pero ipinahayak ng pagsusuri, yung check-up, yung mga sakit. Ayon pang ano po, layunin ng 10 utos. Kaya kailangan natin ipaliwanag na kayo po ay parang pasyente na may cancer. Akala nyo karaniwang sakit lang, yung espiritu nyo parang may sakit na gaya ng cancer, stage ano na? Stage 4, stage 5, halos patay na. Ang buti buhay pa tayo dahil ang galing yung ating doktor. Kailangan natin ipaliwanag yung totoong sitwasyon nila. Stage 5 na, halos patay na. Pero sabi nila, hindi. Kung ganun, yung pang kasalanan sa harapan ng Diyos. No? Yung pang naging kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya Juan, Ebanghelyo ni Juan, chapter 9, verse 41, sabi dito, sumagot si Jesus, sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo mga bulag, hindi kayo magkaroon ng kasalanan. Subalik, ngayon sinasabi ninyo, kami ay nakakakita, kaya manatili ang inyong kasalanan. Bulak naman sila, ayaw nila inamin. Kaya manatili ang inyong kasalanan. Ayaw nila inamin. Yung pang katigasan ng puso. Kaya kailangan na ipaliwanag ng mas mabuti upang tanggalin yung mga bato sa kanilang puso. Kaya bakit ibinigay ng Diyos yung 10 utos? Para sundin, para gawin. Kaya kung gawin ay hindi. Dahil iba po yung purpose. Kailangan natin ipaliwanag yung tunay na purpose sa pangitan ng Biblia mismo para nagsisi sila. Roma chapter 7 verse 7,
Anong ang ating sasabihin? Ang kautusan ba ay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Kautusan ba ay kasalanan? Dahil sa sampung utos, dumami na yung kasalanan. Kaya kautusan ba ay kasalanan? Hindi. Gayunma, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Ngunit ang kasalanan ay pagpapakita ng pagkataon sa pamamagitan ng utos ay gumawa sa akin ng sari-saring pag-iimbot, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Binsan, ako ay nabubuhay na hiwalay sa kautusan, subalit nang dumating ang utos, ay muling mabubuhay ang kasalanan. Kaya ako ay namatay. Ang utos ang tungo sa buhay, ay natuklasan kong ito ay tungo sa kamatayan. Sapagkat ang kasalanan, pagkakita ng pagkataon sa pamamagitan ng utos, dinaya ako na sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Kaya ang kautusan ay banal, ang utos ang banal, matuwid ang mabuti. Kung gayon, ang mabuti ba ang nagtatala ng kamatayan sa akin? Hindi. Kailangan man, kundi ang kasalanan na gumagawa ng kamatayan sa akin sa pamamagitan ng mabuti, upang ang kasalanan ay may hayak sa nakasalanan sa pamamagitan ng utos ay maging lubos na makasalanan. Ang kasalanan ay may hayak na kasalanan, ang sa pamamagitan ng utos maging lubos na makasalanan. Kaya sa pamamagitan ng sampung utos, naging mas malinaw na po yung ating kasalanan. Akala ko may cancer na. Cancer lang. Ngayon, stage 4 na. Kaya po, maging lubos na makasalanan. Ito po ay mahalaga para sa atin, para sa mga pasyente, ito po ay mahalaga. Kaya po, malaking hospital, meron pong mga maraming instrument para sa check-up, mga CT scan, ultrasound, lahat. Kasi importante po ito para sa pasyente, no? Para sa makasalanan, gaya ng mga pasyente. Kaya yun po ang tamang purpose. Ano? Ang kasalanan ay pagkakita ng pagkataon na sa pamamagitan ng utos. Sa pamamagitan ng utos, ito pa ay naging malinaw. Kaya unang Timoteo chapter 1 verse 5. Subalit ang langin ng aming takbulin ay pag-ibig nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting buduhi sa pananampalatayang hindi pakunwari. Malinis na puso, mabuting buduhi. Ito po ang bunga, isa pang bunga ng proseso ng pagkatapos ng proseso ng ano po, pagsisisi. Mula dito, magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig, galing sa Diyos. Verse 6, ang ilan ay lumihis mula rito, bumaling sa walang kabuluhang pag-usap. Verse 7, nagtanais na naging mga guro ng kautusan. Guro ng kautusan. Gusto nilang naging guro ng kautusan daw. Pero gayon, hindi nila naunawan ang kanilang sinasabi, maging mga bagay na kanilang buong tiwalang pinaninidigan. Verse 8, ngunit nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. So gusto nilang naging guro ng mga kautusan daw, pero hindi talaga nilang alam o maunawaan kung ano ang tunay na ano ang tamang paraan kung ginagamit ng kautusan ito. Ano pang tamang paraan? Verse 9, ito ang nangahulungan na naunawaan na ang kautusan hindi ginawa para sa taong matuwid, kundi para sa mga makasalanan, mga masasama. Ano po? Kaya, bakit kailangan yung kautusan? Para sundin daw, para gawin daw. Kaya kung gawin, hindi, magkasalanan po tayo.
Ibig sabihin, hindi to ito kayang gawin kung ganun bakit kailangan. Hindi po kaya nakapasa ng examination sa CT scan, mo X-ray, dahil meron po tayong sakit na. Kung ganun bakit kailangan yung check-up? May cancer na tayo. Bakit kailangan check-up kung ganun? Para malaman natin mas detalyado. Stage ano na? Stage 5 daw. Yun pa ang kailang natin malaman. Yun din pa ang mahalaga. Kaya para maunan po nila nung tunay na kalagayan. Kung ganito po, kung walang tulong ng Diyos, walang sino man maliligtas. Yun pang nagiging resulta ng yung check-up. Kaya gustong-gusto kong maligtas. Hindi ko na kaya, hindi pa ako ligtas. Ligtas mo ako, Panginoon. Yung pang naging naksising puso, 100%. Kaya bilang resulta ito, magkaroon sila ng tulong ng Diyos sa pangitan ng pagpapahayag ng Espiritu Santo. Tapos, kung ligtas na po tayo, hindi po ito ibig sabihin, tapos na yung proseso ng pagsisisi. Parang nakapasa na po tayo sa minimum na requirement. Gaya ng mga school, 70 plus, kung gano'n, nakapasa na po kayo. Ano? Kung 70 plus lang lahat ng subject, kahit pa paano, mag-graduate po kayo, pero walang ano po, parang award, no? Walang ano po, gantimpala sa langit. Sa pangitan ng ating nalalabing panahon, sigapin natin tuparin yung pagpabago sa ating buong buhay, sa buong lugar ng ating buhay, para naging karapat-dapat tayo sa anak ng Diyos. Kung 70 po tayo, ligtas na. Meron pong 30 po ang natitira. Yung graduation, tapos na. Okay na. Pero para nagiging honor student, para sa kaluwalhatian ng ating ama, meron pong mga natitirang proseso. Yun pang Kristo ng pamumuhay, para sa ating ama na nak-sacrifice para sa atin, dapat natin tapusin yung ating yung proseso ng pagsisisi para sa ating buong buhay, para tayo din po ay naging parang honor student sa harapan ng ating ama. Doon po sa 1 Corinto chapter 7, Ikalang Korinto chapter 7, verse 9. Ngayon ako ay nagagalak hindi sapagkat kayo ay nalungkot, kundi sapagkat kayo ay nalungkot tungo sa pagsisisi, sapagkat kayo ay pinalulumbay ng naaayon sa Diyos upang kayo huwag nagtusa ng kalugihan sa pangitan ng namin. Sapagkat ang kalungkutan na aayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipakdaramdam, subalit ang makasalimutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya sapagkat tingnan ninyo ang ibinunga sa iyo ng kalungkutan ito na aayon sa Diyos, kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalik, kung anong takot, pananabig, sigasig, kaparusahan sa bawat bagay, ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis na bagay na ito. Kaya pagkatapos kahit po tayo ay naligtas, maraming bagay kailangan natin baguhin. Kaya, ang kalungkutan na aayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. So, kaya po dito, kung ano ang pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung ano ang pagkagalik, ano ang takot, ano ang pananabig, ano po ito? Yung ating karamdaman dahil sa yung mga yung mga bagay na hindi pa binago sa ating buhay. Kaya ito pang yung unang Korinto naman, ito pang mensahe niyo po Sir Pablo, para dahil sa yung mga problema sa Korinto Church, nagbago daw sila.
Hindi po sila lahat naman, basta nagbago sila. Nakita na yung maraming pagbabago, pasimula ng pagbabago, kaya nagagalak daw si Apostle Pablo, salamat daw ang Apostle Pablo sa harapan ng Diyos. Kaya po, yung pangunahing pagbabago ng direksyon mula sa daan patungo sa impyerno, tungo sa daan patungo sa langit, ay naganap na po nang tayo pa ay naligtas. Pero habang nasa daan patungo sa langit, meron pong kailangan nating ayusin ng marami. Kaya kung ligtas na po tayo, ano po? Nakapasa na po tayo sa para sa graduation lang. Pero yung pagdating sa gantimpala para sa pagiging honor student, meron pong mga proseso pa. Okay. Siyempre, dapat natin naging ano po, mabuting anak niya para sa kanyang kaluwalhatian. Tama po? Okay. So, true repentance. Yung tunay na pagsisisi ay importante para sa isang kaluluwa. No? Kaya, kailangan natin check paulit para tanggal-tanggal yung lahat ng mga bato natin itinagos sa kanilang puso. Paminsan, pagkatapos ng Bible seminar, kanina, ligtas na ba kayo? Hindi pa ako ligtas. Pero sabi niya, ligtas na daw. Kahit before session, before gospel session, ligtas na daw siya. Paano po? Kailangan natin check ng maigi para naging handa po sila. Pagkatapos ng session 5, kung magkasala kayo, saan kayo makapunta? Siyempre, impyerno. Kung gano'n, ano ang solution nyo? Dapat gumagawa ako ng mabuti. Dapat sundin ang kanyang kalooban. Dapat iwasan yung kasalanan. Yung mga ligtas, hindi nakakasala daw. Ganun po. Meron pong ganitong Bible verse. Siguro, yung mga ligtas, hindi pa nakasala po. Sabi ng Biblia, di po unang Juan, chapter 1, verse 8. Kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Ang katotohanan ay wala sa atin. Ligtas na po tayo. Kaya yung lahat ng yung ating kasalanan, binayaran na. Pero hindi ito ibig sabihin naging perpeto na tayo para hindi tayo nakasala kahit isang beses. Tama po ba? Yung gabayaran ng ating kasalanan, yon bayat na lahat. Pero hindi ito ibig sabihin yung kasalanan, paggawa ng kasalanan mismo ay wala na. Sinasabi na dapat natin iwasan, dapat natin bawasan o iwasan hanggang sa ating makakaya, pero nandun pa rin po yung kasalanan kasi hindi pa tayo perfecto, nasa proseso ng pag-unlad. Kaya meron pong mga bata, meron pong mga kabataan, meron pong mga matanda, spiritual, ayon sa Bible. Si Apostle Pablo, meron po daw siyang mga panahon ng mga bata, sa kanyang Christian ng pamumuhay. Kaya meron pong mga proseso ng pag-unlad. Kaya kung sinabi natin, hindi tayo magkasala, hindi daw ito katotohanan. Chapter 3 naman po, verse 8. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ng nakasala ng Diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Verse 9, ang sinuman ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay manatili sa kanya. Hindi siya maaaring nakasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Hindi sinabi ng Bible na ang sinuman ipinanganak ng Diyos na hindi na nakasala, hindi patuloy na nakasala. Kung nakasala po tayo, darating po yung discipline na kaagad. Then
hindi komportable yung ating puso. Kaya sa bandang huli, tumalikot tayo sa mga kasalanan. Hindi patuloy-tuloy na nakasala, gaya ng mga hindi ligtas na walang mawalang guilty, mawalang ano talaga, mo kahit nakasala sila na mo walang kalungkutan, mo ta. Ganon pa rin sila, mo ganyan. Wala pong ganon. Ano po, tama po ba? Kung ligtas na po tayo, impossible na ito. Kaya po, kung ligtas na po tayo, ibig sabihin, dumadaan tayo ng proses ng pagsisisi, kaya yung puso natin ay ano po, naging malinis na. Kaya kung pumasok na yun, kahit mali na kasalanan, nakigilty po tayo, no? Kaya kailangan natin linisin yung ating puso, buhay sa pamamagitan ng patuloy na yung fellowship, salita ng Diyos. Yun din po ang isa pang importanteng bagay sa ating Christian ng pamumuhay. Kaya po importante yung ating iglesia para sa parang maintenance para sa ating espiritu. Kaya po pinaram po natin kung sinusuri natin kung ano ang tunay na repentance, pagsisisi dito sa Bible, ano po ang importanteng punto sa proseso ng pagsisisi. Okay, hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Kaya po, pakikabayan niyo po kami tuloy-tuloy upang ipahayang ng inyong ebanghelyo ng mabuti sa pangitan ng tulong ng Espiritu Santo. Pakikabayan niyo po kami upang iligtas ang mga kaluluwa sa pangitan ng inyong pananaproseso dito sa Bible sa tulong ng Espiritu Santo. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.